magandang araw at maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa video ito ay pag-uusapan natin ang irregular na menstruation. Ano nga ba ang dahilan nito? Ang normal na dalaw ng regla o menstruation ay mula 21 hanggang 35 na araw. Ito ang panahon na kumakapal ang matres at nalalagas ito sa pagkakaroon ng regla. Kadalasan, tumatagal mula 2 hanggang 7 araw ang regla. May mga babae na irregular ang menstruation. Minsan mahina ang regla at minsan masyadong malakas at tumatagal ng lampas 7 araw. Minsan naman ay mahaba ang pagitan sa pagdating ng menstruation. Minsan lampas 35 na araw. Ngayon, narito po ang mga posibleng dahilan nito. Una ay ang pagbubuntis. Kung may problema sa pagbubuntis tulad ng ectopic pregnancy o nasa labas ng matres na buo ang fetus, magiging irregular ang regla. Ikalawa, may bukol sa matres. Posibleng may kondisyon sa matres tulad ng myoma, ovarian cyst, polyp at iba pang bukol. Ngayon ay ina-advise ko po kayong magpasuri sa doktor. Ikatlo ay ang pag-inom ng gamot. Ang pag-inom ng aspirin at warfarin ay nakalalabnaw ng dugo. Dahil dito, posibleng lumakas ang pagdurugo. Ang pag-inom ng gamot sa depression at utak ay pwede ding magpahinto ng regla. Ikaapat ay ang stress. Bukod sa stress, ang pagtatrabaho sa gabi o night shift workers ay posibleng magdulot ng irregular menses. Dahil nagugulo nito ang tamang oras ng ating katawan. Ikalima, paninigarilyo. Ang sigarilyo ay posibleng magdulot ng irregular menses. At ika-anim ay ang sobrang pag-eehersisyo. Kapag matindi ang ehersisyo, aakalain ng katawan na ikaw ay may stress. Dahil dito ay pansamantalang titigil ang regla. Ikapito, kulang sa nutrisyon. Kung kulang ang sustansya sa iyong kinakain, magkukulang ka sa dugo at magiging maputla ang regla. Ikawalo ay ang menopause. Ang pangkaraniwang edad ng menopausal ay mula 48 hanggang 55. Nagiging irregular ang regla, humihina at tuluyang titigil na. At panghuli ay ang mga sakit sa thyroid tulad ng hyperthyroidism at hypothyroidism. Ang PCOS o polycystic ovary syndrome ay nagdudulot ng hormonal imbalance at pagloloko ng regla. Kumonsulta po sa doktor. Magpasuri sa obstetrician, gynecologist o OB. Ang iyong OB ay magsasagawa ng examination sa puwerta o yung tinatawag nating pelvic examination. Magpapakuha din ng CBC para malaman kung kulang sa dugo o may anemia ka. Ang ultrasound ng matres o ultrasound of the abdomen and pelvis ay makatutulong para malaman kung may bukol sa matres, ovaryo at iba pang parte. Depende sa makikitang sakit, magbibigay ang doktor ng tamang gamutan para sa iyo. Minsan ay nagbibigay ng pills ang doktor para maging regular ang iyong regla. Dito na po nagtatapos ang ating video, kaya naman sana'y nakatulong ako. Kaya bago matapos ang videong ito, shout out kina! Yun lamang po para sa videong ito at sana'y nakatulong ako. Huwag po nating kalimutang mag-like, share, comment, subscribe sa ating channel at pakipindot na rin po ang notification bell para lagi tayong updated sa mga bagong uploads. Yun lamang po at maraming salamat sa panonood.